Gusto mo bang mamahalin ka niya higit pa sa kanyang sarili? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout ko din po ang mga napapa-shoutout. Hi kay Ana Andam, hello po sa inyo and congrats po dahil nag-work po ang inyong ginawang ritual. And Bilma Derla from San Rafael, Bulacan. And last, Chris Ramudnis, hello po sa inyo. And kung kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, huwag kayong mahiya na mag-comment sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano kayo mamahalin ng higit pa sa kanyang sarili ng inyong partner. Yes po, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin upang maramdaman ninyo ang totoong pagmamahal at ang masayang pagmamahalan kasama ng inyong partner. So dito is syempre kailangan natin dito ng ating gagamitin and syempre pwedeng-pwede itong gawin sa parihas ang kasarian, sa babae to babae and lalaki to lalaki. Syempre naman sa ating lalaki at babae na mag-partner. And hindi natin ito magagawa ang ritual na ito kung wala tayong gagamitin. Syempre, meron tayong gagamitin at kailangan mo lamang dito maghanda ng tatlong hibla ng inyong buhok. Buhok po ninyo na ikaw po ang gumawa. Buhok mo po na ikaw ang gumawa. And tatlong hibla po. At syempre, kailangan din natin dito ng papel. Papel po at panulat. And kailangan din natin dito ng kaunting asukal. So, asukal po, kahit kunti lang, basta meron pong asukal. Pwedeng brown, pwedeng white sugar po ang ating ilagay dito. So, ano po, kunti lamang po. So, kapag ready na yung ating materials na ating gagamitin sa paggawa ng ritual, ay pwedeng-pwede mo na itong umpisahan sa paggawa. Pero sa lagi ko pong sinasabi na dapat po ay buo po ang inyong loob sa paggawa, buo po ang inyong paniniwala, at alam ninyo na gagawa kayo nito dahil makakatulong ito sa inyo. So kapag ready ka na, ay pwedeng-pwede mo na itong umpisahan sa paggawa ang ritual na ito. Ang gagawin mo lang dito, una, sa papel, isulat mo lamang dito ng tatlong beses yung pangalan at apelyido ni Target. Tatlong beses po ang pangalan at apelyido ni Target sa paggawa. So kapag nasulat nyo na ng tatlong beses yung pangalan at apelyido ni Target, ang gagawin mo, kunin mo yung tatlong hibla ng inyong buhok. Again po, hibla po ng inyong buhok na ikaw po ang gumawa. Ngayon, kapag nakuha or nailagay mo na yung tatlong hibla ng buhok dito sa papel na kung saan ay sinulatan mo ito ng tatlong beses ng pangalan at apelyido ng inyong target, ay lagyan mo rin dito ng kaunting asukal lamang. Kaunti lang, kahit yung isang kutsarita lamang or kalahating kutsarita, basta malagyan mo po ng asukal. Ngayon, kapag nalagyan mo na ito ng asukal, itutupi mo lamang ang papel na ito at kailangan hindi matapon yung asukal at yung buhok na nilagay mo dito. Kailangan magkasama yung asukal at buhok dito sa loob ng papel. So ngayon, kapag halimbawa ay nailagay mo na dito yung asukal at buhok at natupi mo na ng ganito, ang gagawin mo ay hawakan mo lamang ito dito sa iyong hawakan mo lamang tapos humiling ka. Humiling ka dito, kailangan na sabihin mo dito na nagmula sa inyong puso ang dapat ninyong sasabihin. So sasabihin ninyo dito is sasabihin ninyo na pangalan, apelyido ni Target, at sabihin mo dito na ang buhok ng aki, ang buhok na ito ay simbolo ng aking sakripisyo at
pagnanais na mapapa sa akin ka, mamahalin mo ako higit pa sa iyong sarili. So, yun po ang inyong sasabihin. Yun po ang inyong sasabihin ng tatlong beses. Again po, pangalan at apelyedo ni Target. At sabihin mo dito, ang buhok na ito ay simbolo ng aking sakripisyo at pagnanais na mapapa sa akin ka, mamahalin mo ako higit pa sa iyong sarili. So, ayun po, tatlong beses mo po itong ulit-ulitin na sabihin yung ating magic word. So, kung hindi ninyo makuha, pwede ninyo naman o hindi ninyo masaulo, pwede ninyong isulat ito sa papel at basahin na lamang kapag kayo ay gumawa. Basta tatlong beses mong sambitin, tapos yung magic words natin, then sambit muli ng pangalawa hanggang pangatlo, tapos magic words. So, ganun lamang ang ating paggawa. Sobrang napakadali lamang ang paggawa nito. And, ayun po, pagkatapos po, ay humanap ka ng paglagyan nito. Halimbawa ay maglagay ka or ilagay mo ito sa supot, sa pang ano, kumuha ka ng wrapper para hindi po ito langgamin, at pagkatapos nun ilagay mo ito sa ilalim ng inyong unan at hampasin ng tatlong beses ang inyong unan. Bawat hampas, sambitin ang pangalan at apelyedo ni Target, tapos hampas muli ng pangalawa, sambitin mo yung pangalan at apelyedo ni Target, at hampas pangatlo, sambitin mo ang pangalan at apelyedo ni Target. So ngayon, pagkatapos mo itong hampasin at sambitin yung kanyang pangalan at apelyedo, pwede mo itong kuhainin yung papel at itago mo ito sa safety na lugar. Huwag mong ilagay sa ilalim ng iyong unan, baka mamaya ay langgamin ka. So, pwede kang maghanap or kahit garapon or yung mga box na pwede mo itong ilagay doon na hindi din po ito magagalaw ng ibang tao at hindi ito makita ng iyong mga kasamahan sa loob ng inyong bahay. So, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday. And kailan ito kukunin mo lamang ito kapag naramdaman mo na gumana na ang inyong ginawang ritual. And ayun, Tuesday and Friday ang paggawa nito. And sa oras naman ay wala pong limit sa oras or anong oras. Pwedeng-pwede ninyo itong gawin kahit ano pong oras. Kung may mga katanungan kayo, huwag mahiya na mag-comment sa baba o pang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.